Dito na lang kayo. Sige, tabi ka na lang. Sigurado ba kayo? Ito na yun? Ito na, tabi ka na lang. Ito na. Oh, ito na. Sige na. Ito. Sandro, di ba may dala ka para kay Boss Lisel? Ayan na, para po sa inyo. Thank you. Pinaghirapan niya yan, nak. Talaga, Sandro. Salamat, ha. You're welcome. Sana po magustuhan ninyo. Eh, pinagpuyatan ko niya yan. Salamat! Nandito na kayo! Kamusta? Lydia! Peter! Grabe ka! Laki ng bahay mo! Salamat na karating kayo sa birthday party ni Lisel. Hey, Tay! Mga kasama ko nga pala sa junk shop, mga kaibigan ko, si Bass at saka si Pogs. Nasaan nga pala si Tiggs? Ay, nilakad po sila ng pamilya ni Day. Si Sandro po, kilala niyo na. Oo. O paano, pasok na tayo. Tara, pasok tayo sa loob. Maampun, magkasakit pa tayo lang. Ganda, itour mo kami sa bahay niyo. Halika! Yung sasakyan, tatawagin ko na lang yung driver. Saan na lang ang magpa-park? Ah, sige po. Bigyan mo na yung susi. Mac! Ikaw na magpark, ha? Dorian. Kamusta ka? Mabuti naman. Ikaw. Salamat dumating ka. Kaya mo yun. It's not just the interview. What if I fail again? I'm not used to this. Amanda, huwag mo na isipin yun. Kung para sa yung trabaho, para sa iyo yun. Kung di ka nalang kunin, it's their loss. Hindi lang mga katrabaho yung magaling at maganda kong misis. Let's go. Hatid na kita. Ah, no need na, Han. Hindi, hatid na kita para tipid din sa gas. Actually nga, iniisip ko na ibenta na lang isa nating SUV para matigil na rin yung monthly amortization. Sobra naman atang pagtitipid yan, Han. Pagkatapos mo ko i-motivate, ngayon naman parang pinaparamdam mo sa akin na hindi ako makakahanap ng trabaho. Han, hindi naman kasi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang kasi talaga maging practical tayo whether we both have a job or not. Ay, ano naman kotse ang idadrive ko? Yung kotse ko? You know, I don't drive manual. I'll teach you. No. Hindi ibibenta yung SUV. Nothing's gonna change around here just because wala akong trabaho. Grabe, Besa, no? Hindi mo talaga masabi ang kapupuntahan ng buhay ng isang tao. Kaya mo to si Peter, dating bankero lang. Oh, ngayon, may ganitong bahay na at may sarili ng kumpanya. Bes, noon pa man, masipag na talaga at saka matyaga si Peter. Kaya alam kong malayo yung mararating niya. Bes, pag niligawan ka ulit ni Peter ngayon, hindi na bulaklak ng kalabasa ibibigay niya sa'yo. Kalabasa farm na! Bes, ano ka ba? Tumigil ka! Ay, totoo naman ang yaman na niya. At huwag ka nang pakipot, ha? Lydia! Chomar! Ano ko sa? Ay, gano'n. Chomar, ikaw na ba yan? Ako to! Ano ba? Kumusta ka? Ang tanda mo na. Ikaw din tumanda ng pero. Maganda ka pa rin, ha? Uy, thank you. Hindi naman masyado.
Saan ka na ba nakatira ngayon? Mula bagong ilog, wala na akong balita sa'yo, ah. Sinerge pa kita sa social media, eh. Di kita mahanap. Eh, baka ibang pangalan ang hinanap mo. Lydia Ferolino, di ba? I'm sorry. Lydia Thompson na ako ngayon. Thompson? Foreigner na pag-asawa mo? Hindi. Australian. Sa Sydney na ako ngayon nakatira, pero may bahay ako sa San Ildefonso. Malapit lang kila Gloria. Kaya madalas ko siyang dinadalaw. At nagseselos na ang asawa niya. Hindi kayo talaga pinaghiwalay ng panahon, ano? Uy, layo na ng marating mo, ah. From Bagong Ilit to Sydney, Australia. Siyempre. Ilang oras lang naman yan. Ay, teka nga pala, siya nga pala. Sila ang mga kasama namin taga San Ildefonso. Nagtatrabaho para kay Mami Jo. Introduce yourself. Sandro po. Sandro. Jomar. Pogs po, Pogs. Ay, Jomar. Ibangs po. Jomar. Kaya kayo, kaya kayo. Sige po. Ang babait ang mga bata na yan. Kumain ka. Sige po naman. Posible. Nibilang mo, binibilang mo. Siguro mga 16 na yan, 16. Iisa pa yan. Isa pa. Nine nga kayo. 17. Grabe, no? Iba na talaga si Boss Lucille ngayon. Eh, matagal na naman silang may kaya. Grabe to, tingnan mo. Buhay prinsesa na siya, no? Ibang klase. Uy, huwag ka ganyan. Baka mamaya, may mula ng pag-asa. Sorry, Sandro. Wala pa rin naman pinagbago si Lizelle, no? Siya pa rin yung boss Lizelle na kailala natin. Mas gumanda lang. May sarip pa. Kasama. Eh, sa'yo, may nagbago. Oo nga. Lizelle, ano tawag mo kay Boss Lizelle? At parang close na kayo, no? Sabi pa nga. May pag-beso pa kanina. Ano kayo dyan? Pwede ba mag-umahan? Oo, hindi. Yun. Walang mukha mo. Mag-uwi na tayo para kay Tings, no? Sa'kin na lang yun. Pagka nagugutom po kayo, kain lang po kayo doon na. Nasa likod po yung buffet. Yeah. Oo. Nasagin ako man. Mr. A ng anak niyo. Ah, well. Kanino ba naman magmamana yan? Yeah. Bagay. Sa ina. Ang nanay yung nagpalaki. Jomar, saan yung banyo? Dito sa may hagdan, sa kaliwa. Bago dumating na hagdan. Ah, sige, salamat. Bes, iihi lang ako. Dito ka lang. Okay lang po kayo? Ah, okay lang, sige. Ay, ma'am, naghintay po kayo ng CR? Mm-mm. Gusto niyo po, meron pa po sa taas. Akyat lang po kayo, lakad sa dulo o sa unang pinto o sa kanan. Sige, salamat. Diretso lang, tapos... Tama. Ah. Hi. Hello. I'm Amanda Allegra Cruz. Sit down. So you used to work for Idea Shop? Yes. Amanda Allegra Cruz. The one who handled Builder's Home account. Yes, why? Thank you. Tita! Ay, oh. Kain lang kayo, ah. Girl, ang sarap ng food. Thank you. Kuya Jomar, ko na bahala kay Tita Lydia. Ako na bahala. Hello. Pasensya na, ngayon lang ako nakalapit. Kinakausap ko lang dun yung mga kasama ko sa office. Okay lang po. Oh, kwento naman kayo. Kayo po, Boss Lizelle. Kayo po magkwento. Hi, ma'am. Here's your order. Enjoy po.
Okay, picture mo na. One. Uy, Zeno, bawag mo na ngayon. Tatrabaho ako. Seryoso naman ito. Seryoso talaga yan. Magaling yan eh. Birthday pala ni Tita Lisel ngayon. Ay, sandali lang. Hello, Z? Hello, Tita Lisel. Happy birthday po. Thank you. Nag-celebrate po ba kayo dyan? May party po dyan? May konting kasiyahan lang. Pasensya na, Z, ah. Hindi na ako nakapag-imbita. Dito kasi sa bahay ng tatay ko, eh. Baka lalo lang magalit si ate. Okay lang yun, tita. Naintindihan ko naman eh. Salamat. Eh, kung ganun po, sino lang po yung mga bisita nyo dyan? Yung mga taga-junk shop. Si Sandro, si Banks, si Pogs. Si Tita Lydia, si Mama. Si Mami Lana dyan? Mm-mm. Kainggit naman. Gusto mo bang pumunta? Nako, tita. Gusto ko sana, kaya lang... Kung hindi ka makakapunta, okay lang naman. Intindihan ko naman. Ang importante, binati mo ko. Pero ibibigay ko na rin sa'yo yung address papunta dito kung sakali magbago yung isip mo. Sige po, tita. Sige. Oh, Z, tulala ka. May pinagdadaanan? Kalimutan ko, birthday pa rin Tita Lisel ngayon. Ah, talaga? Oy, tara, punta tayo. Kala ko mabisi ka dyan sa pagtatrabaho mo. Ah, matatapos ako in 15 minutes. Hindi mo naman ako. Eh, magkagalit nga si Mama at si Tita Lisel, di ba? Eh, bakit? Magkagalit ba kayo ng tita mo? Oh, ano? 15 minutes. Tayin mo ako. Sarado pa to. Anong oras na, oh? Anak ko na. Alam ko tong picture na to, ah. Hindi ako pwedeng magkamali. Naaalala mo yan? Naaalala mo pa yan? Peter, malinaw pa sa isip ko yung bagong ilog at ang lahat ng mga alaalang andoon. Kaya nga, sa tuwing birthday ko, bumabalik ako doon dahil gusto kong balikan yung masasayang alaala. Ako rin. Hindi ko rin nakalimutan. Binabalikan ko pa rin. Tuwing umaga, pagising ko, tuwing gabi, bago matulog, hindi ko nakalimutan. Uy, mga bata, balik kayo ha, marami pang pagkain. Opo, Kuya Jomar, pababalikin ko po sila. Ah, sige. Hindi pa bumabalik si Gloria? Hindi pa. Ah, baka sa taas nag-CR. Sandali lang titingnan ko, ha? Huwag na. Oh, huwag mo na storbon yung dalawa. Nagkakaigihan na eh. Ano yung pinagsasabi mo? Ano pa? Biyuda si Gloria. Biyudo si Peter.
Ano mo na, day belong. Oh, Paeng. Merienda mo. Timelba, alam mo ba na sarado ang junk shop ngayon? Nasaan ang mga tao? Baka sumama po sila kay ate. Pumunta sa birthday ni Lizelle. Pambihira naman, oh. Mas inuna pa nila yung party kaysa maghanap buhay. Ay, tara. Papakilala ko kayo sa mga kasama ko sa office. Tita! Kuya Jomar, pakilala ko lang po sila sa mga kasama ko sa Nuevo Rio. Okay. Sige, sige. Tama. Sige po. Tara. Okay. Go. Enjoy kayo. Oo, okay, okay. Sige lang po. Po. Kwento, kain, inom, kwento, kain, inom. Ang boring magpa-party ni Peter. Eh, kahit naman nung bata tayo, di ba ganyan na si Peter? Hindi marunong makisaya. Puro pamilya, trabaho, Gloria. Eh, nun sa bagong ilog, pag meron may birthday, meron pa baile. Oo, at saka yung may nagpapa-parlor games. Oo, oh, oh, nga! Diba? Saya-saya nun! Ama! Peter, sa kondisyon ko, baka dumating yung panahon na kahit gusto kong bumalik, hindi na ako makakabalik sa lugar na to. Gloria, hindi ko man kaya pigilan ang paglala ng sakit mo. Hayaan mo naman akong tulungan ka. Hayaan mo akong alagaan ka. Sige na, Gloria. Hayaan mo kung alagaan ka. Peter, ano ka ba naman? Sa tanda kong to, kaya ko pang alagaan ang sarili ko. Paano kung dumating yung araw na hindi na? Gloria, nakita ko ang sitwasyon mo. Sa mga anak mo, nakita ko. Peter, alam ko, galit sa akin ang mga anak ko. Pero hindi naman pwedeng habang buhay, magagalit sila sa akin. Peter, huwag mo na akong intindihin. Okay ako. Magiging okay ako. Ganyan ka naman lagi. Lagi mong sinasabing okay ako, pero hindi na ka naman okay. Buong buhay mo, ginugol mo para sa mga anak mo. Halos ibigay mo na nga ang sarili mo. Gloria, hindi ba pwedeng hayaan mo namang intindihin mo ang sarili mo? Yan, okay? Everybody's here? Teka, teka. Nasaan na si Jomar? Naku, iniwan na naman ako mag-isa. Oh, anyway, simulan na natin. Maglalaro tayo ng parlor game. Ang tawag dito ay newspaper dance. Alam niyo ba yon? Yes, alam namin yan. Ay, alam ko kung bakit alam niyo. Magkakaedad kami. Alright. Ganito lang yon. Simpleng-simple, pero masaya. Okay? We will need 4 pairs of volunteer. Okay? Dahil magsasayaw kayo sa newspaper. Okay? Sasayaw yung magkapares sa newspaper. Okay, now find a partner. Ma'am Lydia, ano po yung premyo? Premyo? Eh, oh, edi ako na. Oo, meron cash prize. Yung galingan natin, wala ka masahay pa. Sinilip nga lang sa tali na. Sinong sa tali? Sige po, tita. Ah, okay, game. Okay, kami po. Okay, yes, volunteers. I need 4. 4 na volunteers. 4 pairs. Sino pa? Okay. We have Miss Alano and the engineer, Ivy and Iho, what's your name? Paolo. And who else? Ito na, si Bangs. Gusto mo tayo na lang? Partner. Sige na, tara na. Oy, Sandro, galingan mo ha, partner mo yung birthday for
Okay, ready? Okay, ready po. Okay. Remember, may cash prize. Peter, hindi naman obra yung sinasabi mo na... hindi pwede. Hindi pwedeng sarili ko lang isipin ko. Andiyan ang mga anak ko. Tapos sasabihin mo, aalagaan mo ako. Ano sasabihin ng mga anak ko? Ano ba kita? Kaibigan. Ama ng anak mo. Peter. Gloria, nung sabihin mo sa akin ang sakit mo, natuwa ako. Dahil pinagkatiwalaan mo ko sa kabila ng lahat na nangyari sa atin. Ayun. Ang daming nangyari sa atin. Nagkahiwalay tayo. Tapos nagkatagpo tayo ulit. At siguro, tadhana ito na nagkatagpo tayo na maayos ang buhay ko. Kayang-kaya kitang alagaan. Kaya kitang ipagamo. Yan. Kayang-kaya. Kumari sana. Pagkatiwalaan mo ko, hayaan mo kong bigyan ka ng maayos na buhay sa kabila ng sakit mo. Hayaan mo na, Peter. Kaya ko pa naman. Pag hindi ko na kaya. Pag hindi mo na kaya, nandito ako. Nakahandang alagaan ka.